Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang. Sabay-sabay natin dadasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya'y hindi mahilig sa ala, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi, kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan din siyang iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nandi siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailanan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bagong gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait
at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan din isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting mapagsunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Poon kong mahal. Ang aking susundin, tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan kaya darating sa akin, ako'y lalapitan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayan tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libingin ang kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakipaglibing. Nahabag ang Panginoon na makita ang ina na matay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at tinipo ang kinilalagay ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Hodeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga minamahal ko, mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 24 na linggo sa karaniwang panahon, Martes, kung saan binibigyan tayo ng pagninilay ng ating ebanghelyo sa dalawang bagay na ito. Una, mayroon tayong Diyos na mahabagin. We have a compassionate God. Pangalawa, mayroong buhay pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito. Una, ang Diyos natin ay mahabagin. Narinig natin sa ebanghelyo ang kwento ng isang babaeng balo na naglilibing at maraming mga kasama ng kanyang anak na lalaki. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, ang babae ay laging nakasandal sa kanyang asawa. At kapag siya nabalo, ang kanyang anak na lalaki ang aako ng responsibilidad ng kanyang tatay. No? Pero narinig natin sa kwento na namatay din ang kanyang anak na lalaki. Kaya nga ganun na lamang ang pagtangis ng babaeng ito habang naglilibing. Sapagkat hindi lamang ang kanyang anak ang namatay, kung hindi pati siya, sapagkat wala nang mag-aalaga sa kanya. At take note, kasi ang babae noon ay walang silbi pa sa lipunan. At ito ang nakita ng ating Panginoong Hesukristo, nakahabag-habag na kalalagayan ng babae. Kaya nga, dahil sa kanyang habag at awa, binuhay niya ang kanyang anak, ang anak na ito ng babae, na lalaki, upang sa gayon magkaroon din ng buhay ang babaeng ito. Ibig sabihin, hindi lamang binigyan ng buhay ang anak na lalaki, kung hindi maging ang babaeng ito'y binigyan din ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, anong mensahe nito sa bawat isa sa atin? Mga minamahal kong mga kaibigan, minsan sa ating buhay, nararanasan din natin ang parang prosesyon ng kalungkutan sa buhay natin. Na minsan parang nawawalan tayo ng pag-asa. Lumuluha tayo na parang wala nang kinabukasan dahil sa dami ng problema. Maging ito man ay personal na problema, sa pampamilyang problema, pagkakasakit, kahirapan, magsabi po kayo. Na minsan, parang nawawala na tayo ng pag-asa. Na parabang dasal ka ng dasal, pero hindi naman nakikinig ang Diyos. Pakiramdam lang natin yon. Pero mga minamahal kong mga kaibigan, sinasabi ng ating Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa ating ngayon, anak, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba sapagkat sa kabila ng iyong kalungkutan, sa kabila ng iyong pakiramdam na matay, sa kabila ng iyong pinagdadaanan, bibigyan kita ng buhay sapagkat ako'y mahabagin at maawain sa iyo. Ito ang pagmamahal natin. Ito ang pagmamahal sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, huwag tayong titigil na magdasal, tumangis sa Panginoon, umiyak sa Panginoon, at ilataas natin ang ating mga pagsusumamo sa Kanya, sapagkat balang araw, hindi man ngayon, pero nakasisigurado tayo, ang habag ng Panginoon ng ating Poong Jesus Nazareno ay makakamit din natin sapagkat siya'y mapagmahal at mahabagin sa ating lahat. Pangalawa, mayroon tayong buhay, tunay na buhay pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito. Alam niyo po, kung tatanungin ko kayo isa-isa,
Marahil, marami sa inyo ang magsasabi, Father, natatakot akong mamatay. Sino nga naman ang gustong mamatay? Pero gayunpaman, parte ng pagkabuhay ang kamatayan. Sabi ng isang manunulat, ang tao daw pagka simula ng mabuhay, nang isilang siya sa daigdig na ito, nagsisimula na din siyang mamatay. Sabi sa Bible, the life of man is only 70, 80 for those who are strong. Kaya nakikiraan lamang tayo sa daigdig na ito. Lilipas din tayo sa daigdig na ito. At gayunpaman, hindi naman ito ang natin tunay na tahanan. Tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. At ito ang pinatutunayan ng ating ebanghelyo ngayon. Binuhay ng Panginoon ang lalaking ito, ang anak ng balong ito. Ito'y pagpapakita rin na balang araw tayong lahat sa pamamagitan na dahil sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ang bubuhay sa ating lahat at tayo'y makakasama-sama sa piling niya sa kalangitan, sa paraiso. Doon ay punong-puno ng pagmamahal, wala nang dusa kalungkutan, kundi mamaya nilubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, punong-puno tayo ng pag-asa ngayon sapagkat ang poong Jesus Nazareno ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat isa sa atin sapagkat siya'y mahabagin at mapagmahal sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, gumawa ng mga himala sa Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Sa bawat kahilingan ng ating tutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong anak at pinapay ay handa.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maaway mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalang Birheng Maria ng Diyos,
kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga minamahal kong mga kaibigan, ito ang ating Panginoong Jesucristo na punong-puno ng habag sa bawat isa sa atin. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naiyahan upang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sign.
rise and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus alang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan rin po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay at ng inyong mga paghahanap buhay ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Jesus, nasa renyo, pinarunan ka namin. Nuestro Padre, Jesus, nasa renyo, pinarunan ka namin. Nuestro Padre, Jesus, nasa renyo,